Yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mr. Chair, the resource person wants to issue a statement. Bago po ako. Please proceed, Colonel Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa mga kagalang-galang na mga mambabatas at miyembro nitong respetadong Quad Committee, sa ibang mga bisita at mga kapatestigo, isang magandang at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Isang PNP member at kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga miyembro ng committee ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa committee ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaatas sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa committee ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influensyang tao at ipilit akong pinalalagda sa ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyo sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang illegal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga. Subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang. Kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ang tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos-puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalong-lalo na po sa pamilya
Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige, sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasalukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong October 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edilberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga, humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagkatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye bilang ang kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Quisley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanoy pagkakasangkot nito sa ilegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong beripikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Ruyena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Ruyena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon dahil siya ang aking dating informant
sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan sa kanya si Tox na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Rowena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit
panggigipit o anumang uri ng kabayaran, sa lapiman o kahit anuman, at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024, sa lungsod ng Quezon. President Mintel, go ahead. Mr. Chair, can I proceed with my interpellation? Go ahead, go ahead. Sinabi na naman ni Colonel Mendoza dito sa sinumong sa alaysay. Mr. Chairman, this due respect, Congressman Mimentel, can you play the video, please, before you interpolate, Mr. Chairman? Colonel Santi, ito ba yung sasalaysay mo? Nakita natin sa video. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, yung nakita po ninyong may video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga.